Hi! Ngayon, bibigyan natin ng review ang 24 Alkaline C. Okay, nakikita nyo ang kanyang mga positive features. Ayan, nandiyan lahat siya. Now, meron tayong mga katanungan sa mga previous videos natin na na-experience ng mga 24 Alkaline C user. Okay, o sa unang-unang tanong ay bakit may discolor or discolorization? Nag-iiba yung kulay niya from bago white to brown. Okay, so ano ang nakakaapekto sa ating product? Okay, so ano ang oxidation? Yan ang mga sasagutin natin sa mga katanungan nito na dapat nating malaman tungkol sa ating 24 Alkaline C. So, meron pang karagdagang tanong sa ating comments. So, kung pwede ba daw tanggalin ang laman, meaning tanggalin yung capsule niya at iinumin directly yung laman ng ating Alkaline C. At kung pwede bang inumin kahit discolor na. Okay, lahat ng yan ay sasagutin natin dito sa ating 24 Alkaline C review. Meron na po tayong naunang review tungkol sa ating 24 Alkaline C na vitamin C at bakit siya tinawag na super brand. Yan, panoorin niyo po yung video na yan at yan maiintindihan nyo kung ano yung iniinom nyo. At alin ba ang mas maganda, kung sodium ascorbate or ascorbic acid. Okay? So, huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe sa ating channel. Meron na tayong 1.4 subscriber at maraming po salamat. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat na mga nakapanood na sa ating video. At kung kayo ay bago pa lang at hindi pa kayo nagsasubscribe, okay, yan po, marami po tayong tutorials dyan. Marami kayo matututunan at mga bagong mga kaalaman tungkol sa mga how-to tutorials. Marami tayo dyan. Okay, nandito na ulit tayo sa ating mga katanungan. Actually, yung previous video natin ay saka dun sa ating mga pages, marami tayong natatanggap na tanong tungkol dito at ito na po ang kasagutan sa inyong mga tanong. Unang-una, kasi pagbukas nila ng product, kabibili pa lang nila, makikita nila medyo dark na siya, parang nagli-leak na siya, or nagkakaroon ng discolorization. Originally, kulay orange siya. Tapos, pag nag-leak yung laman, nagiging para namamasa yung capsule niya, nagiging kulay, nagkakaroon ng spots na kulay brown. Okay? So, yan ang mga ipapaliwanag natin dito sa video. Yun yung main. Okay? So, lahat ng yan, sasagutin natin dito sa video na to. Okay? So, at the end, panoorin nyo hanggang huli. Doon ko ipapaliwanag ang ibang mga katanungan sa ating product. Okay? So, panoorin nyo lang itong video na ito. Hello po, para po sa mga nagtatanong, yung alkaline po na nagdi-discolor, ito po yun. Nakabukas na kasi ako ng isa eh. Ito, ganito po yung kulay niya. Inamin ko siya dapat, pero pagsipan namin na ipakita po sa inyo. Ayan po yun. Ito, ito yung mga alkaline na nagdi-discolor na, pero iniinom pa rin namin siya. Yan po yan o. Ngayon, ito, itong bagay na ito, ginagamit po natin to pang experiment kasi ito, hindi talaga siya na, dito, hindi siya na iinom kasi lason to. Kaya imagine nyo para siyang toxic sa katawan natin. Maglagay lang tayo ng patak. Yan. Yan. Yan, mga bisyo nyo, nandiyan na sa loob. Charot. Ngayon, haluin natin to. Yan. Ilalagay po natin itong alkaline na nagdi-discolor. Yan. Ilagay po tayo. Kasing kulay niya na eh. Kung pareho lang ba ng effect. Ilagay ko na rin po lahat ha. Yan. Ayun, haluin natin. Ito po, ito. Nakita nyo po yung epekto. Yan. Kung anong kulay ng ganun din po ang epekto natin. Tingnan nyo po.
Ayan, oh. Ayan. Meron ako ditong mas naunang binuksan. Mas malala yung kulay niya. Ito kasi medyo light pa to. Ito, may nauna akong binuksan dito eh. Natapon lang kasi to, nakita nyo. Ito, sticky na talaga to. At kung mapapansin nyo, para siyang pula. Mas malala pa to. Ayan. Pansinin nyo po. Ito talaga nagdidikit-dikit na. Yung kanina hindi pa masyado, medyo light pa yung kulay nun eh. Sabi ko nga po sa inyo, ito mga alkaline namin, nagdi-discolor na po silang lahat. Ayun, ilalagay po natin siya. Ayan, lumala yung kulay. Napansin niyo po, kung anong nilagay kong kulay ng alkaline, gumaganon din po ang kulay ng tubig. Sumasabay siya sa kulay ng tubig. Ayan. Ito naman, kita nyo to. Ito normal na tubig lang to. Ngayon, baliktad rin naman natin para maiba. Unahin muna natin itong alkaline. Ito dito nagdi-discolor, papakita ko sa inyo. Galing po siya dito at hindi pa expired. Patingin naman, yan o. Galing po siya dito sa loob. Nabuksan ko na kasi. Sayang naman kung itatapon ko. Ayan o, kita nyo. Ang galing no, yung sa parang asukal na pula, yung sa naman wash na asukal, ito asukal na puti. Yan. Puti po yan. Ngayon, ilagay muna natin itong alkaline. Unahin po natin, ilagay muna natin itong alkaline. Kasi baka matapon eh. Ayan. Puting alkaline. Tapos lalagyan po natin pa siya ng toxic. Ayan. Ayan, dami na. Ayan. Tingnan nyo po, di ko pa hinahalo yan ah. Tingnan nyo po. Di ko pa hinahalo. Wati, pag ginalo ko po yan, nakahaluin na natin ah. Then, kita nyo po. Yan o, ito po yung alkaline na yun o, sa gitna. Hindi pa siya naghihiwalay. Ganito. Yan. Yan. Ang kagandaan po dito sa alkaline natin, puro. Wala pong chok. Yung iba, kapag hinalo mo, kahit durugin mo, buo pa rin. Ito, sumasama na. Okay, napatunayan natin sa ating video na pareho ang effect ng white crystallized na alkaline C at ng discolored na vitamin C. Tinanggal natin siya sa capsule at pinakita sa inyo ng mano-mano. Okay? So, hopefully, na-satisfy na kayo sa isa sa mga tanong nyo kung pwede ba o hindi. Okay? So, same effect ang lahat sa video. Okay? So, bakit may discolor? Bakit siya nagkakaroon ng discolorization? Okay? First is the room temperature o ang temperature kung saan nyo siya inilalagay. It should be in a room temperature. Hindi siya pwede mainit, hindi siya pwede malamig. Okay? So, dapat regulated, saka hindi siya masyadong, sa hindi mainit na lugar, pwede sa loob ng cabinet, sa as long as na merong air ventilation. Okay? Second is the changes in weather. Okay? Di ba minsan, pagka umuulan, may bagyo, malamig yan. Okay, so kung ang vitamin C natin ay nakapatong lang sa ibabo ng aparador or somewhere, siyempre yung room temperature mababago from normal room to medyo malamig. Okay, so yun, especially pag tag-ulan, mas madaling magkaroon ng discolorization yan. Why? It's because yung ating sodium ascorbate is alkaline-based at 100% pure and natural. Wala po siyang additives. Okay? Kaya ang oxidation process ay madali po magkaroon ng effect. Okay? So, ano ang nakaka-apekto sa product ay yan yung oxidation. Okay? Ang oxidation po ay yan yung chemical reaction when oxygen is added. Okay? For example, nakita nyo sa banana,
Saging, okay? Kita nyo, pagka nabuksan nyo na yung saging at medyo nahanginan na siya ng kaunti, medyo nagbo-brown-brown na siya, di ba? The same way na nangyayari sa apple, di ba? Sa potato, di ba? Nagbo-brown siya. It's because yung chemical reaction na kapag ka ang oxygen ay nahalo dun sa inyong pagkain, nagbo-brown siya, yung po yung chemical reaction. But it's still good. Hindi po siya masamang kainin. Okay? Chemical reaction lang po yan. Okay? The same way dito sa ating product, sa ating sodium ascorbate, so nagkakaroon siya ng discolorization, it's because of the oxidation. Okay? So, yun po ang dahilan. Pero, pwede pa rin po siya. Okay? So, pwede bang tanggalin ang laman ng capsule? Yes! So, tatanggalin natin yung kamukha ng ginawa natin dito sa video, yung purong laman lang ang iinumin natin. At, to remind you, wala po siyang lasa. Para ka lang uminom ng mineral water. Okay? Pwede bang inumin kahit discolor na? Yes! Okay? So, na-prove natin yan sa ating video. Okay? Kung meron pa kayong mga katanungan, kay Maya, isa lang yan sa mga basic na tanong na nakuha natin sa ating mga customers dahil karamihan puro discolor ang tanong. Okay, so comment lang kayo and don't forget, please like and subscribe to my channel Promag TV and I hope you all the best dahil ngayon tayo ay pandemic and of course, lagi tayong mag-ingat and God bless you all. I like it, I love it, I want some more of it.